Okay, lahat naman po ng, sabi nga niyo, Sir Arman, di ba? Lahat naman ng top 5 insurance companies, maganda po talaga lahat yan. But ang advantage po ni Pru Life, since siya po yung pioneer ng insurance with investment, kumbaga, sila na yung may mastery kung paano invest yung pera natin. At another thing po, isang fund manager po kasi ni Pru Life is yung East Creek Investment. Nanonood sa Pisobilities dito sa CBRC.tv. So, we're welcoming back Charmaine Grace Alok. Tama ba pagka-pronounce ko yung... Yes po, Alok. Nag-aalok. Nag-aalok. Nag-aalok ng... Yung inaalok nyo sa Pru Life, bakit daw yung tanong ni Ana Rica, o yan, naalala ko ha, ni Ana Rica, bakit daw pag mas matanda, mas mababa na yung sum assured kumpara doon sa mas bata? Okay po. Thank you for the wonderful question. Ayan. O yan. May price. Ano po kasi kumbaga, sabi nga nila, the earlier the better. Mas matanda, mas mahal ang insurance. Mas lalo po siyang nagmamahal. So, mas maganda habang bata pa tayo, kumuha na tayo. Kasi po, mentras na nagkakaedad na tayo, yung health risk, di po ba? Siyempre, pag 40s, prone na sa stroke yan, prone na sa anong mga sakit, sa kidney. So, mas mahal na po ang insurance. Kaya mas maganda po na mas habang healthy pa tayo, lalo na po ngayon, di ba, wala nang sinisinong edad lang sakit. Kahit na nasa 20s, marami po tayong nababalitaan, yes, dinadialysis, yes. Nakaka-cancer, bigla na lang natake sa puso. So, habang healthy pa po tayo, let's start saving for our future. Yes, ayun yes. po. So, meron bang age limit? Sa kay Pru Life po, up to age 70, pwede naman pong ma-insured. Kaya nga lang po, pag age 60 ka na, mandatory na po yung mga medical, and then syempre, mas mahal na po talaga siya. Okay. So, a little definition of terms ha, para yung audience natin talagang matuto rin sila more than just... and I appreciate hindi ka basta nagbebenta dito sa ating programa. Iba ang insured, iba rin ang owner ng isang insurance policy. Paki-explain mo nga, Charmaine, please. Okay po. Pag po kasi owner, siya po yung nagbabayad dun sa, kumbaga siya po yung naguhulog. Yung insured po, kumbaga yung insured, kailangan sa kanya merong mangyari para makaklaim sa... let's say, mga death benefit or mga critical illness. Yung owner po, since siya po yung nagbabayad, siya yung may karapatang mag-withdraw ng fund value. So, usually po, sir, sa mga kids po yan nangyayari. Yes. Tulad po namin ng asawa ko, ako po, kami po ng mag-asawa, policy owner, yung anak po namin yung insured, so pinagsisave po namin sila para po pag nag-college sila, meron na po silang education fund. Okay. Yun yung galing dun sa projected fund value. Opo. And then kay Pru Life po, yung mga product namin na, yes, yung mga regular plan po namin, meron, pag po sa bata, meron po siyang waiver of premium na tinatawag. Pag po halimbawa po, namatay po yung owner, paid na po yung plan up to mag 18 years old yung bata. Talaga? So, okay. Please, di ba? Okay. Ano mang mangyari? Pag 18 ng anak namin, may makukuha siyang pera. Then, decision na rin niya po yun kung itutuloy niya or kung ano man gusto niya gawin sa pera makukuha niya. Yan. Yun po yung isa sa mga product ni Pru. Yan. Yun po yung sample na iba yung owner, iba yung insured. Iba ang owner, iba ang insured. Pwedeng pareho, pero pwedeng magkaiba. Opa. Lalo na po, sir, yung sa mga OFW sa abroad. Kasi po, di ba, alam naman natin, hindi po pwede mag-purchase ng insurance kapag ang OFW ay nasa ibang bansa. Yes. Yun. Dapat nandito po sa Philippines. So, may mga client po ako na gusto na rin nilang mag-start mag-save. Kinukuha po nila yung parents nila na nandito sa Pilipinas, yung kapatid nila, and then po, yung anak na
18 years old na, pero hindi po sila yung policy owner and policy insured. Kumbaga, beneficial owner lang po sila. Ano po ang ibig sabihin ng total and permanent disability, crisis cover benefit, accidental death and disablement? Okay, i-explain ko lang po siya sa simpleng term po, no. Yung TPD po, yun yung po yung five senses natin, hindi na po makakilos. Let's say, di po ba usually sa mga stroke, hindi na nila kayang pakainin or paliguan yung sarili nila. Ooh. So, considered as TPD po yun. Or kung okay, halimbawa po, pag nagka-cancer, yung ibang may brain cancer, nabubulag, hindi na makakita yung mata nila, five senses po yun, di ba? So, yes, yun po yung considered as TPD. Okay. Sa crisis cover benefit naman po, same lang din po siya ng critical illness. Kaya nga lang po sa Prulife po, sa product po ni Prulife, pag po sinabing crisis cover benefit, 15 critical illness lang po yung nakocover niya. Okay. Doon po sa critical illness sa product, 36 critical illness. Yun lang naman po yung difference niya. Kasi po sir, di ba, budgeted po kasi yan. Minsan po kasi yung ibang client, 1.5 lang talaga yung budget. So, kumbaga, yung narating lang ng 1.5 nila, 15 critical illness. Hindi kaya ng 1.5 nila yung 36 critical illness. Yun. Kaya ganun po yung tinatawag na crisis cover benefit. So, alamin nyo din po yung mga policy nyo. Tingnan nyo po kung ang nakalagay po ba is crisis cover benefit or critical illness benefit. Okay. Ito, tanong ni Jen Pascual. Maganda yung tanong ni Jen Pascual. Kung hindi ako nagkakamali, nurse tong si Jen Pascual. What if po 6 months pa lang naguhulog ng premium, then something happens, na disgrasya or namatay si policy owner, may maklaim na po ba? Yan, magandang ano po yan, magandang tanong po yan, sir. Actually po, okay, meron po tayong... Pamarkaan ko na yan, dahil may price yan. May price. Ay, ano ba yun? Ayan. Actually po, sir, adi po ba, sa lahat naman ng insurance policies, meron tayong tinatawag na contestability period na 2 years. Okay. Diba? Familiar naman po kayo doon, diba? Pag umaga, within 2 years, may mangyari doon sa insured or sa babayad, subject lang naman po siya doon sa thorough investigation. At regarding po, syempre, pag na, kasi naman, baka naman mamaya, kaya pala nag-apply ng insurance, may cancer na. Diba po ba? Or baka naman sinadya yung aksidente, something like that. Pero once na napatunay naman po sa investigation na talagang wala lang, healthy naman po talaga kayo nung nag-claim kayo, I mean, nung nag-fill up po kayo ng form, or napatunay naman sa investigation na talagang aksidente yung nangyari, makaka-claim po kayo. Actually po, ibibigay ko po na sample, best sample ko po sa inyo is yung aking unit manager sa Prulife, si Ma'am Juliana Tuazon. Kumuha po sila ng Prulife December 2002. Tag 1,000 lang po yung kinuha nila mag-asawa. So, ang dapat po talagang kukuha ng Prulife lang is yung manager ko po, yung babae, kasi siya po yung mas may malaking income. Okay. But ang sabi po nung agent niya, no. Dapat kahit na pinakamaliit na premium, meron kayong mag-asawa kasi hindi mo alam kung sino ang mauuna sa inyong dalawa. So dito nga po, nag-start sila, tag 1,000 amat lang, December 2002, January, February, March 2003. So yung manager ko po kasi, taga dyan lang naman sa Cainta Green Park, and then nagmomotor lang po yung asawa niya para bumili ng pandesal. Tapos sa village, na-semp lang, nabagok yung ulo. After 3 days, namatay po yung asawa niya. So, ang na-claim po ni UM noon is 1 million kasi ang debt benefit, I mean, ang sum assured po ng asawa niya is 500,000 plus 500,000 na accidental debt and disablement. So, in-add po yun. Naging 1 million yung coverage niya. So, sabi niya, doon niya na-realize na buti na lang sinunod niya po yung payo ng agent niya kasi hindi naman akalain na after 3 months lang, mauna na pala yung asawa niya, di po ba? Tapos sabi niya, naku, hindi ko alam paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Yung panganay ko nag-aaral sa UST, yung panganay ko nasa Lasal, yung isa kong anak, I think nasa Ateneo. Buti na lang kumuha ko ng Prulife. At least naging tulong sa family. Tsaka, I mean, biglaan lang po talaga yung nangyari. But sabi niya nga po, kinukwento niya sa amin, nung syempre din po ba, 3 months pa lang po na nangyari yung, kumbaga 3 months pa lang po sila naghuhulog, di ba?
So nung time na yon may investigation, talagang parang thorough investigation, talagang tinitingnan kung baka nagsinungaling, baka talagang sinadya. But nung napatunayan naman na talagang aksidente po lahat ng pangyayari, ayun, nakapag-claim po siya ng 1 million. Okay. And from so, sinasabi mo, contestability period, iniimbestigahan lang thoroughly. Apa. So, yung sa tanong ni Jen Pascual, yes, pwede makakuha, it will just go through a more thorough investigation. Apo. Okay. And then marami naman po kaming claim stories. Apo, so, yun lang po. Kasi yun talaga yung magandang story kasi nangyari sa totoo at yun na nga po yung naging mission ng UM ko na mula po nung namatay na nga yung, I mean, nung nakaklaim siya, kinakwento niya po yung value ng insurance, yun. Kaya kinakwento ko rin po sa inyo para po mas marami pang makaalam. Yeah. Yung may question na lumabas, hindi ko nakuha yung pangalan, tinatanong niya yung revocable beneficiary tsaka irrevocable beneficiary. Ito, tanong ni Maria Faye Jimenez. Pag revocable beneficiary po kasi, ayun, pag revocable beneficiary po, waiting lang po siya sa benefits. Pag irrevocable beneficiary, parang part owner po siya ng policy. So lahat po ng mga changes na gagawin sa policy, kailangan po may signature ng irrevocable beneficiary. And then po, let's say magwi-withdraw si policy owner, kailangan po may pirma din sa irrevocable beneficiary sa withdrawal form. So kapag halimbawa po dineclare niya yung mga asawa niya na as irrevocable beneficiary, so malalaman agad nila kung kumuha kayo ng pera, something like that. But since halimbawa po may irrevocable beneficiary, sa pagdating naman po sa claim, parang mas ano na siya, since part owner din naman si irrevocable beneficiary, yun na nga po, pagdating po ng mga claims, mas madali, or dahil hindi mas mahirap, parang mas, yung procedure po, mas easier, parang ganun lang naman po. Okay. OFWs daw, may nagtanong, hindi ko nakuha yung pangalan eh. Paano pag yung OFW gustong kumuha ng insurance? I'm sorry to say po, actually marami din po talaga akong clients na gustong-gusto na rin po talagang kumuha. Yun, si Mark Ronquillo pala. Si Mark Ronquillo. Basahin ko lang ha. Ma'am Charmaine ha. If nasa ibang bansa ba yung kukuha ng pro-life insurance, okay lang po ba yun or kailangan nandito sa Pilipinas? Kailangan po nandito tayo sa Pilipinas yung mga OFW kasi po meron pong batas ang ating government na dapat po nandito sa Pilipinas pipirma ng insurance policy. Kasi kung hindi po, halimbawa let's say lalo na po ngayon 'di ba usong-uso yung mga online application. Yes. Kumbaga through online lang pwede ka mag-sign up. Kapag po kasi nasa ibang bansa po tayo, nung time na pumirma po tayo ng insurance, magiging null and void po ang ating policy. Kumbaga walang visa. Pag may nangyari po sa atin, baka ibalik lang sa atin yung kinulong natin. So just wait po for the proper time. Tsaka mag-ingat din po tayo sa ibang mga agents na yun nga po na sinasabi, pwede pa rin daw mag-purchase ng policy kahit na isang nasa ibang bansa kasi online naman daw yung transaction. So just sabi nga po ni Kim Chu, di ba, dapat po sumunod sa batas para lumabas ang policy. Yun lang naman po. Oh, ito, tanong ni Aaron na Pablo. Tanong lang po, paano pag namatay dahil sa COVID pero sa ospital nag-work, may maklaim pa rin po ba? Naman po. Meron naman po. As long as, yun nga po, di ba, as long as, gano'n na po ba katagal yung policy ni client? Kasi, pag naman po life insurance, lahat naman po yun, accident and sickness. So, meron naman, depende po, meron pong makiklaim. Actually, marami din pong claim si Pruna. Yun nga po, ang kinamatay ng pasyente is due to COVID. And then po, yung mga client po na may hospital income rider sa kanilang policy, let's say po, 30 days silang na hospital due to COVID at may hospital rider income po sila na 1,000 per day. So, may na-claim po silang 30,000 pesos. Ito, tanong ni Ana Rica Belsamo. Tinitingnan niya siguro to as para sa mga anak niya. As early as newborn ba pwedeng kuhanan ng policy? 7 days po.
7 days. Apa. 7 days. Ah, okay. Question isa pa, pero personal to, galing dito sa text hotline namin. Magdagdag daw. Meron na siyang policy. Hindi nga, siguro sa pro-life, no? Pwede ba siya magdagdag? Or kukuha siya ng bagong policy? Ay, opo sir, pwede naman po magdagdag kasi po, 'di ba? Sabi nga, insurance with investment. Ang mga insurance po ngayon, 'di ba, investment na rin siya. So, the more the merrier. So, kung halimbawa po sir, meron na po kayong dating agent, pwede po kayong mag-policy review kasi para po ma-assess yung needs nyo, baka mamaya yung death benefit nyo pala is 100,000 lang dahil maliit pa yung sweldo nyo nung time na kumuha kayo. Or baka wala po palang critical illness yung policy na nakuha nyo dahil syempre due to budget, then as time goes by, lumaki na po yung sweldo nyo, kaya nyo naman palang magdagdag, kaya nyo na pong maghulog ng 17,000 a month, di ba? Why not? Kasi kumbaga investment din naman po yan, kumbaga mas marami, mas maganda. Isipin nyo na lang po, bumibili kayo ng townhouse sa Ayala, bumibili kayo ng condo sa SMDC, parang ganun lang po yun. Question, pwede bang kumuha ng insurance policy sa ibang insurance company even if I have an existing one? Opo sir, pwede naman po kasi kumbaga lahat naman po ng insurance policy is lahat naman po ng insurance companies is maganda naman po 'yan. Kumbaga bawal. Hindi ako naniniwala. At least yung top 5 lang. Yung top 5 po. Yeah, kasama dyan ang Pro Life, PhilAm, Sun Life, Manulife. Yun. Hindi ko sasabihin lahat. Hindi ko sasabihin. Okay. At least the top 5, hindi kayo magkakamali. Kasama Pro Life, PhilAm, Manulife, Sun Life. Yes. Pwede from Jen Joan Fernandez. Ano ang advantage ng Pro Life sa ibang insurance company o insurance brand? Ayan. Okay. So, yung tapos natin na Miss Charmaine para kahit papano ma-segue mo. Okay, lahat naman po ng, sabi nga niyo Sir Arman, di ba? Lahat naman ng top 5 insurance companies, maganda po talaga lahat yan. But ang advantage po ni Pro Life, since siya po yung pioneer ng insurance with investment, kumbaga, sila na yung may mastery kung paano invest yung pera natin. At another thing po, isang fund manager po kasi ni Pro Life is yung East Spring Investments. Kumbaga, lahat po ng insurance dito sa companies, ang fund manager po nila is local fund manager except po kay Pro Life na may foreign fund manager which is Spring Investment nga po. Siya po yung number one fund manager ng sa Asia po. So kumbaga ang nagahandle ng pera natin is yun lang po yung advantage niya kasi siya po yung may foreign fund manager. Ayun. Pero kumbaga pagdating dun sa mga parang sa Miss Universe, di ba? Meron talagang pinaka the best. Pero kumbaga, yun nga po yung advantage ni Pro Life, yung aming fund manager na si Spring Investment po. Ayun. Okay. Miss Charmaine, thank you very much. Charmaine Alok, not only because nag-aalok ka ng policies, but for the light, but very deep at the same time, sharing about insurance. Sana, hindi ito ang first and last time, lalo na kung meron mga bagong offering ang insurance industry na spearheaded or initiated by Pro Life katulad ng pag-initiate nila ng VUL insurance products. Thank you very much for giving us your time, Ms. Charmaine Alok. Ito po si Armand Bengco nagsasabi na sa susunod na Lunes, abangan nyo po muli ang Pisobilities here in CBRC.tv. Bye!